You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Welcome mga katitas, mga katitas. So for today's video, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating premiere. So guys, yan ay ang celebration of our Mid-Autumn Festival. So dito lang yan sa Maytaypak Beach dito sa Discovery Bay. So families are gathering para magsama-sama dito, and then yung mga bata may mga dala-dalang mga lantern. So ganyan nila celebrate dito sa Hong Kong ang Mid-Autumn Festival. Some of the places may mga decoration. So ito naman guys, yung firework display noong October 1st. So yearly, sinaselebrate ng mga taga-Hong Kongers ang pagta-turnover ng Hong Kong from British colony at tinurnover nila sa China. So yan po ang celebration dito. So maraming mga taong nagpupunta para manood po ng fireworks na to. So since nagkaroon ng pandemic, ilang years na nakakaraan, ngayon lang uli nila sinelebrate kasi cancel yung mga events during pandemic time. So napakadaming tao ang nag-attend at nanood dito sa may firework display dito sa may Victoria Harbor. So upon doing this firework display, yung mga ferry na nagsasail from Victoria Harbor, Cross Harbor, from Central to Kowloon, suspended yan. Lahat ng ferry na pupunta sa Central nakasuspended for a while kasi kailangan nilang bigyan daan yung firework display kasi bawal talagang maglayag ng mga ferry upon this time. So guys, itong nataon tong October 1st ng Sunday, so napaka long weekend po nito kasi Saturday is also public holiday, and then Sunday, and then Monday. So 3 days na holiday dito sa Hong Kong. So yan, sineselebrate nila yan ganyan sa pagta-turnover. So since natapat nga dito sa Sunday, the following day is holiday ulit. So, hindi na kami pumunta dyan guys. So yung friends ko lang yung nagbigay sa akin ng footage na to kasi napakaraming tao, plus napakalayo din naman na sa amin para puntahan to. It's like 30 minutes by ferry, and then kung mag-MTR ka halos 45 minutes or more kasi sasakay ka pa ng bus from dito sa DB, and then magka-catch ka pa ng or magra-ride ka pa ng MTR from Sunny Bay going to Central. So hindi na kami lumabas para manood nito. So televised naman to, so mapapanood mo siya ng live dun sa local channel dito sa Hong Kong. So napaka napaka special ng event na to kasi nga ilang taon na, siguro mga 3 to 4 years bago nagkaroon uli ng firework display at i-celebrate itong turnover event na ito sa Hong Kong. So I hope you guys enjoy, at hindi ko alam po ilang minutes yung firework display, maybe nasa 15 or more than 15 minutes itong fireworks display na to. So yan, kitang kita po ang Victoria Harbor. Napakakapal ng usok, diba? So napakaraming tao yan. So it's up to you guys kung sa kayo manunood, kung dun sa may bandang Central o dun sa may bandang Kowloon, kasi kita naman ito on both sides. And since holiday pa kinabukasan, so talagang napakaraming tao dito guys. So nakita nyo ang dami-dami nag-video. So ayan, siksikan. So yan din yung reason kaya ayaw namin din manood.
dun sa may or pumunta dun sa Central during this time kasi nga napakaraming tao pagkatapos niyan and then yung iba mag-uwian na, so talagang siksikan. Tapos gabi na siya. I don't know what time itong nag-start, pero may mga announcement yan dito kasi nga bawal ka nang sumakay ng ferry, wala ka nang ibang masasakyan kundi magbabas ka na lang or mag-MTR. So ayan ang kaganapan dito. So yearly yung ginagawa na na-suspend nga lang during pandemic time. So may mga parade din yata dito before nitong fireworks. Meron din siguro mga parade kasi before meron talagang parade dun sa Mekolon side. Nakikita ko yun sa TV. Hindi kami pumupunta kasi nga sobrang layo. So tinatamad na rin. So dito na lang pagka may mga nabibideo at saka sa televised sa TV. And ito naman guys, yung pagpunta namin or taxi ride namin nila Lola at saka ni Amo. Papunta kami ng temple kasi gusto raw ni Lola ang pumunta ng temple. So ang religion nila Lola is Sikh, S-I-K-H. Yun ang spelling ng Sikh na religion nila. So meron temple dito sa may Gawing Wan Chai, merong prayer, and then pagkatapos ng prayer meron silang libreng food for the dinner, or minsan pagka lunch meron din prayer doon and then libre din yung lunch. So guys, kung itry nyo pumunta, everybody's welcome naman, tinatanggap naman nila. Kaya lang kailangan nyo ng magpants sa mga lalaki at saka sa mga babae. Bawal po ang naka-short. So, kailangan naka-long pants sila pag pumunta dun sa loob ng temple. And then, kailangan nyo rin hubarin yung sapatos nyo and medyas. Meron silang specific place para sa babae at sa lalaki kung saan nyo kailangan tanggalin yung sapatos at medyas nyo. And then, meron dun mga standby na mga pangtakip sa ulo nyo kasi kailangan nakatakip yung ulo bago pumunta dun sa may prayer hall. And then pagka nagpunta kayo sa may prayer hall, meron dun binibigay na prasad or offering para paglabas nyo. Meron dun sa may bandang pintuan, may nakapwesto rin nagbibigay ng prayer offering. So, bubukas nyo lang yung kamay nyo. Kailangan both hands magkadikit pagka binigyan kayo ng offering na yun. And then you can eat it. Just make sure you don't drop any single prasad sa floor kasi it's sign of disrespectful sa kanila yun. And then, at kung gusto nyo naman kumain ng Indian food, all vegetarian yung kanilang sinaserve. Libre po yun lahat. Dun yun sa may second floor yata. Sa third floor yung prayer and then, or sa second floor yung prayer and then yung sa first floor is yung kitchen nila kung saan meron silang sinaserve na libreng lunch or dinner. So, all vegetarian. Ngayon, magsaserve sa inyo, kukuha lang kayo ng plate and doon may mga utensils na ron, like spoon and fork kung ayaw nyo magkamay. Meron din lababo doon para magugas ng kamay. And as much as you want, you can eat the food. Pero bawal po ang leftover kasi yung food na yon is also from the prayer. Kaya kung pupunta kayo doon, make sure na ubusin nyo yung pagkain kasi nakakahiya at sayang din naman magtapon kasi libre po yung pagkain na yun. So guys, ito yung taxi ride nga namin. So si Amo, nung sumakay kami ng taxi, so sinabi niya na doon kami pupunta sa may temple, and then sinabi niya kung saan kami dadaan doon sa may driver kung anong street kami idaan. So nagkamali siya ng sabi. So kaya guys,
medyo malayo-layo pa yung nilakaran namin kasi sabi ng driver, pagka nag-U-turn pa siya, matatraffic kami, eh, gabi na nga yan. So, ayun, yun ang ating kaganapan. So, yan is along One China yan. So, dapat lumiko kami dyan before dun sa mga fences na yan para pumunta sa Queens Road East. Ewan ko kung ano yung sinabing address ni Amo or sa street na sinabi ni Amo kung bakit may wrong turn yung taxi. So, ending, dun kami bumaba sa malapit sa racetrack. Kaya, malapit dun sa may Jockey Club. Kaya, dun kami bumaba and then, medyo lumakad pa kami na malayo-layo. Buti na lang, hindi na masyadong mainit itong weather sa Hong Kong. Otherwise, hulas ako kasi tulak-tulak ko yung wheelchair ni Lola dyan. So, yan ang kaganapan lang sa buhay ni Tito Opel for today's video. I hope guys you enjoy. So, yan po ang street ng Banchae. Ang dami pang tao. Kasi, anong oras ba kami nagpunta doon? Nakarating kami doon around mag-alas 7 na ng gabi. Medyo maaga-aga pa naman. So, sandali lang naman din kami doon. Nag-pay respect and then konting prayer. And then, nag-dinner kami. Tapos, balik na rito sa DB. Kasi medyo malayo-layo nga yung biyahe. Mga isang oras yung biyahe namin. Tapos, pagka na-miss pa namin yung ferry, another 30 minutes or 20 minutes yung interval pabalik dito sa DB. So, yan guys, ang mga kaganapan. So, I hope guys enjoy. Medyo matagal-tagal na hindi nakapag-premiere si Tito Owell kasi naging busy sa trabaho and then personal matters. O, di ba may personal matters pa. So, yan lang guys. At pagpasensya nila. At medyo yan lang ang ating na-content. Sana sa susunod, medyo maganda-ganda namang content ang ating gawin for today's video. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel, Tito Owell. And don't forget to hit the notification and like my videos and leave some comments. And you can share my video also para marami namang maka-reach ng ating channel at saka madagdagan yung ating mga subscribers. So medyo na-stock up na yung ating mga subscribers sa 1,000 something. Until next time, see you guys! Thanks! Walang sawang pag-suporta sa ating channel. Have fun!